Ito lang ba na rin po siguro? Tutok mo na lang. Roma 8:32. Nakita lang ho ninyo? Yung iba hindi makikita kasi walang Bible eh. Di ba? Pakinggan na lang. At saka iba, hindi makita, malinaw daw yung matay. Pero lalong palilinawin nyo. Amen. Roma 8:32. Yan. Basahin ko po sa Tagalog. Yan. Nahiram ako ng Tagalog kasi yung version na naka-install sa cellphone ko ay English. Kaya nahiram ako ng Tagalog. Doon sa ating main church, ang preaching ko ron, English. May kyan ang tinatagalog natin kasi may mga Pilipino rin tayong kasama. Bakit English yung preaching sa main church? Kasi nga, meron international tayo ron eh. Meron tayong Amerikano roon, meron tayong attending Taiwanese doon. Totoo po yun, hindi po pagsisinungaling yun. At meron tayong mga English-speaking people doon. Kaya kahit na ako magaling mag-English, napipilitan tuloy. Kasi iba't ibang nasyon yung kasama natin doon sa main church. Yan. May mga attendee tayo na mga Pilipino sila. Ayan lang, since na sila ay mga mula sa mga level na medyo mataas, masali silang masalita ng Tagalog. Ng English, hindi po ng Tagalog. Yan. The book of Romans 8:32 says, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak. Pakinggan po natin maigit. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Ulitin ko po ha. Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Yan. Hindi niya, dito lang po ang tingin sa magandang lalaki sa harapan kahit may nag-aayos niya. Yan. Minsan niyo lang makita yung magandang lalaki at titigan niyo na. Dati si Brother Elvis lang yung magandang lalaki ito eh. Dumating ako, dalawa na ako. Ang sabi dito, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak. Yeah. Ano yung sabi na hindi niya pinagkait? Hindi niya pinagdamot yung sarili niyang anak. No. At yung sarili niyang anak na iyon ay iisang anak lang yon. Hindi niya pinagkait, hindi niya pinagdamot ang kanyang kaisa-isang anak. No. Kung hindi niya pinagdamot ang kanyang kaisa-isang anak, ang ama, mapapatungkol po yun sa Ama, sa ating Diyos Amang sumasalangit. Binigay niya ang ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ang sabi nga po sa John 3:16, gayon ang Ama, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Hesus Kristo upang sino man sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin yung kaisa-isang anak, the one and only Son, the begotten Son of God, was given to us by God the Father, binigay sa atin ng Amang sumasalangit para sa ating kaligtasan. God became man, nagkatawang tao ang Diyos. And He died on the cross of the Calvary, namatay sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Hesukristo. Ilan yung anak ng Diyos? Isa lang. Yun ang ating Panginoong Hesukristo. Yung isa niyang anak ay hindi niya pinagkait, hindi niya pinagdamot. Iisa lang yun ha, iisa lang. Hindi niya pinagkait, hindi niya pinagdamot. Pakisabi, iisa lang. Ang tendency, pag iisa lang ang nasa iyo, siguro hindi mo ibibigay. Siguro pag dalawa, pwede mo ibigay yung isa. Pero kung iisa na lang, siguro hindi. So hindi na pinagkait ng Amang sumasalangit sa atin ang kanyang kaisa-isang anak. No, para saan yun? Para sa ating kaligtasan. Tandaan natin yan. Para sa ating kagalingan. Para sa ating himala. Ano po? At para sa kasaganaan natin. No, may ang tinatawag na threefold blessing eh. No? Ano yung mga threefold blessing na ito? Yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan. Number two,
yung ating paglagong espiritual, no, kasama na rin sa kaligtasan ng ating kaluluwa, yun, syempre number one pala yun. Number two, para sa ating kalusugan, para sa ating kalusugan. Yan, at next thing, para sa ating kaginhawaan. Para sa ating kaginhawaan. Ganoon po yun. So, yun po yung triple blessing na tinatawag ng Bible na matatagpuan sa ikatlong Juan chapter 1 verse 2. Katlong Juan chapter 1 verse 2. Ngayon, kung hindi raw pinagkait ng Diyos Ama sa atin ang ating Panginoon sa Kristo, eh ano pa raw yung mga prayer-request natin na hindi kayang ibigay ng Diyos? May tao pa ho ba dito? Sino rin may mga prayer-request? May kahilingang panalangin. Glory to God. So, alam nyo nung mga ito, kukunti lang nakakaalam nito eh. Yung mga ilang piraso lang siguro ang mga tao, mga kapatiran. Siyempre kasi, nagkakaedad na tayo. Ano na ako ngayon? 51 na ako ngayon. Bagamat ang tingin ng iba, 21 pa lang ako. Pagdating mo ng 50, sinasabi palagi ng marami, magpa-check ka. Magpa-laboratory ka, magpa-overall ka. Kasi kinakailangan lahat, makita yan eh. Kasi iba na yung ayos eh. Iba na, I mean, iba na yung edad natin. Sabi yung gano'n. Eh, ako ini-ignore ko yung mga bagay na yun eh. Ini-ignore ko. Pero dumating ang time na talagang masakit yung mga ganito ko. Rayuma ata. Tumatanda na. At ako'y nagpa-laboratory sa hindi murang halaga. Medyo malaking halaga rin yung ginastos ko. No? At nagpapasalamat naman ako sa Diyos. Prostrate ko, urinalysis, yung bato ko, everything is normal. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Yan. Medyo nandun lang ako sa critical na level na hindi naman ako magtitake ng gamot. Pero totoo yun, talagang dapat talaga nagkakaedad na. Pati yung mga bata na gaya nyo, umiiwas na sa mga cholesterol. Yan, at mga matatamis. Nakuha po ba natin? Kaya sabi sa akin ng doktor, iwan sa matatamis. Hindi naman talaga ako mahilig sa matamis eh. Kaya lang ako magkaminsan, pag may chocolate binibigay, nakakakain tuloy tayo. Karami kasi tayo mga kapatid, nag-aabot, bigay ng chocolate eh. Kaya hindi naman ako talaga mahilig sa matataba. Eh kaya na pag minsan, pag bulalo ang nilagay sa harapan mo at pipata. Napapakain ka tuloy. Kaya sabi ng doktor, oh, medyo iwas. Wala namang gamot, pero iwas. Amin po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, iwas sa maaala. Iwas sa matataba. Wala na sumahang sagot. Iwas sa matatamis. Iwas ang magalit. Na makakapagsalitan, makakagawa na hindi maganda. Iwas sa kasalanan. Totoo po yun. Talagang kinakailangan po nating mag-iwas. Pero alam po ninyo, at that time, eh medyo, alam mo, pag ikaw ordinaryong Kristiyano, na nakakaramdam ka ng karamdaman, ano yun eh, medyo may kaba. Pero pag lingkod ka ng Diyos, mas mabigat yun. Kasi may condemnation yun eh. Amin po ba? Pero nagpapasalamat ako sa Diyos, everything is normal. Amen! Alapakalami sa Diyos. Sabi na nun, yung size ng ano mo, yung size ng kidney mo, normal. Yung prostrate mo, normal. Everything is normal. Oh, sabi nga, salamat sa Panginoon. Praise God, palakpakan natin si Lord. Kaya iwas sa maaala, iwas sa matataba, iwas sa ano pa? Matatamis. Yeah, praise God. Kaya medyo bawas-bawas tayo. Totoo po yun. Actually, hindi lang naman yung nag-50 na in above eh. Kahit medyo bata-bata pa tayo, talaga may pag-iwas-iwas pa talaga. Amen. Para humaba pa yung ating buhay. Sino yung gusto bumunta na ng langit? Agos na nyo na. So, ibig sabihin, kung nagawang ibigay ni Jesus Cristo, ang kanyang ang God the Father, ang kanyang kaisa-isang anak,
Mano pa kaya yung mga mumunting bagay na ating hinihingi? Amen. Ang hindi kaya ibigay ng Lord. Kung yung greatest gift of all time ay naibigay ng Ama, walang iba kundi si Jesus Kristo, paano yung mga mumunting natin hinihingi ay hindi kaya ibigay ng Diyos? Kaya alam mo ninyo, natutunan ko sa Diyos kung bakit hindi ako tumatanda. Hindi ako nag-aalala. Totoo po. Kasi yung pag-aalala, nakakapagpatanda yan. Ipagpa sa Diyos mo lahat yan. Sabi ng Mateo 6, kakanin mo, iinumin mo, susuotin mo, babayaran mo, gagastusin mo, ipagpa sa Diyos mo lahat yan. Kaya hayaan mo ng Panginoon yan. Basta, just do your best and God will do the rest. Sabi nga nila, gawin mo na yung magagawa mo, pati sa business. Gawin mo na yung nararapat sa Panginoon. Paala na ang Panginoong Diyos sa buhay ang magpaala ng ating business. Amin po ba? Diba? May mga anak tayong nag-aaral. Ako rin, yung mga anak ko, hindi na katilim ng public school yun. Puro mga private school yung mga yun. No? At hindi biro ang bayaran. Pero pinagpapasa Diyos ko lahat yun. Bahala na ang Panginoon. At tuwing bayaran naman, may pambayad. Amen. Kaya hindi tayo dapat nag-aalala para melos na ba nga pagpapabalat ng mukha. Di ba? Sabi mo nga, nag-aalala. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay. At gusto kong magkwento. Pwede ba ako magkwento? Hindi kasi ako makakilos pag nasa likuran lang ako ng pulpito eh. Naglalakad-lakad kasi ako eh. Yan. Sige, kwento ako. Merong isang nanay. At ang nanay na ito ay may bitbit na anak. Yan. At sila ay pumasok sa isang restaurant. At paghabang sila, at tapos, di ba, sa mga restaurant, di ba, may mga chair na pambata. Di ba? Yan, makakapasok ng mga McDo, Tropical, Jollibee, etc. May mga chair na pambata, di ba? Mataas yun, ilalagay mo ron. Ganoon. Ngayon, habang sila nagdi-dinner, no? Yung batang iyon, may kinawayan siya. Hi! Sabi niya. Ngayon, nagulat ngayon itong, nagulat ngayon itong nanay, pati yung tatay. Sino kaya yung kinakawayan ng anak nila? At pagtingin nila, merong pumasok palang isang lalaki sa restaurant na taong grasa. Alam niyo yung taong grasa? Wala sa sarili. Marumi, mabaho, no? Hindi ayos yung buhok. Yung sapatos ay lumulubo. Ganoon. At siyempre, sa pagpasok pa lang ng restaurant, amoy na yun eh. At nagulat yung nanay, nagulat yung tatay, sapagkat yung bata, ang kanya palang bagong kaibigan, taong grasa. Ngayon, ang ginagawa ngayon ng nanay ay sinisikap niyang ilayo yung pansin ng anak niya. Sinisikap niya kasi nga naman, eh makakita ka nga naman ng taong grasa, kakaibiganin ng anak mo, kakabahang ka rin ha. Di ba kahit nga hindi bata ang kumaibigan sa taong grasa, nakakatakot, di ba? Subukan mong makakita ka ng taong grasa dyan, kaibiganin mo, sabi mo, hi. Kakabahang ka, di ba? Pero yung batang ito, walang kabahay, sabi niya. At ang sabi ng taong grasa, hello, sabi sa tatay sa bata. At ito pa lang ginawa, ito pa ang ginawa ng taong grasa. Lumapit ngayon sa bata. Naku, lalong ginabahan si Mrs. Kasama na si Mr. At ang plano nila, bilisan ng pagkain at umalis na sila kaagad sa restaurant, sa restaurant na yun. Kaya ang ginawa ngayon ng daddy, sabi ko, sumunod kayo sa akin. At papunta na ako ng parking area, ihanda ko na yung kotse, alis na tayo. Hindi kumalis na yung kumalis sa daddy. Inihanda na yung kotse nila, alis sila eh. Sumunod kayo sa akin, sabi ko. Eh hindi ka agad nakasunod si mami. Kasi, paglapit ngayon ng taong grasa, lalo pang yung bata, in-extend pa na yung kamay niya. At nakapagkwentuhan siya. Eto ngayong taong grasa, hinawakan pa niya yung bata. Nakuha natin. So, kabang-kabang ngayon, itong nanay. Kabang-kabang. Nakililig pa ho ba tayo? At nung paalis na
sila kasi aalis na nga sila, pupuntahan na yung dati sa parking area. No? Alam mo, ito po yung sabi ng taong grasa. Maraming salamat. Dahil hindi mo pinagkait sa akin ang iyong anak. At noong oras na iyon, napaiyak yung taong grasa. Sa bagamat siya ay taong grasa at hindi ka aya-ayang tignan, hindi maayos ang kasuotan, ang amoy, everything, merong isang bata na nag-extend ng pagmamahal sa kanya. At merong nanay na hindi pinagkait ang kanyang anak sa kanya. Amin po. Palapakalang deception. At umiyak nga po ang taong grasa nitong sabi niya, maraming salamat. Mga minamahal, nasabi ng Biblia, sa aklat ng Lucas 14, 12, hanggang 13 hanggang 14, nasabi nito, pag ikaw ay maghahanda, sabi niya nun, huwag mong iimbitahin yung mga kamag-anak mo, sabi niya nun. Pag ikaw ay maghahanda, huwag mong iimbitahin yung mga kamag-anak mo, Lucas 13 pala, 12 hanggang 14. In the book of Luke 13:12 hanggang 14, ang sabi niya nun, pag ikaw ay maghahanda, huwag mong iimbitahin yung mga kamag-anakan mo. Huwag mo rin iimbitahin yung mga mayayamang tao. Sapagkat, darating ang panahon, yung pag-iimbita mo sa kanila, gagawin din nila sa iyo yan, iimbitahan ka rin nila. Bagkus, kung ikaw ay maghahanda, ang sabing ganoon ng Lucas 13, 12 hanggang 14, imbitahan mo ang mga pulubi, ang mga mahihirap, no? Na walang kakayanang gumanti sa iyo. At ang sabing ganoon, bahala ang Diyos sa darating na panahon ang magpala sa iyo. Amen. Nahihilig pa ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Mga minamahal, ang sabing ganoon ng Roma chapter 5 verse 8, ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal. Nagbagamat tayo mga makasalanan pa, siya ay namatay para sa atin. Nakikinig pa ba tayo? Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. No? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin, pero hindi naman lahat ng tao ay tatanggap sa kanya, di ba? Bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Tama po ba? Marami ang magre-reject, ang sabi nga ng John 1:10 hanggang 11. And listen very carefully. Kahit po hindi lahat ng tao o walang taong tumanggap kay Kristo bilang Lord God Savior ng kanilang buhay, mamamatay pa rin si Kristo para sa atin kasi mahal tayo ng Diyos. So ano po ang ibig kong tukuyin? Ang pagmamahal ay hindi naghihintay ng kapalit. Amen! Pag ikaw ay nagmamahal, pag ikaw ay naglilingkod, pag ikaw ay nagbibigay at naghihintay ka ng kapalit, ang tawag sa iyo, negosyante. Sapagkat ikaw ay namumuhulan at naghahantay ka ng kapalit. Naghahantay ka ng tubo. And that is not love, and that is business. At maraming tao, maraming Kristiyano, maraming naglilingkod kay Kristo ay mga negosyante. Bagamat ang Panginoon, pag tayo ay nagbigay, ipapalik ng Diyos yan ng sobra-sobra. Pero ang motivation dapat ng puso natin, hindi yung ipapalik ng Panginoon, kung hindi nagbibigay ka na punong-puno ng pagmamahal. Pag-i-evangelism, pag-ukrusader yan, ang layunin natin, sila'y maligtas. Ngunit kung hindi pa rin sila maliligtas, bahala ng Panginoong magpala sa atin. Basta ang mahalaga, niligtas natin sila na punong-puno ng pagmamahal. Our motivation is love, is based on love. Amen. Pero sa
sinasabi ko nga sa inyo, maraming Kristiyano, maraming naglilingkod, maraming nagbibigay sa Panginoon, mga business people. Pag nagbigay, o yung tubo, babalik. Pag nagpalaok, o yung tubo, babalik. Pag nag-prayer and fasting, o yung tubo, babalik. O pag nag-evangelize, o yung tubo, babalik. O magpupultema ko, pagpapalain naman ng Panginoon. Tama naman lahat yan at wala pong maliro. Pero hindi ho dapat yun ang motivasyon ng ating puso. Ang motivasyon dapat ng ating puso ay mula sa pusong nagmamahal. Amen! Palakpakan natin si Lord. Kaya po naiyak ang babaeng iyon sapagkat ipinagkakait niya ang kanyang anak sa isang lalaking marumi at sa isang lalaking madaho na tinatanggihan ng mundo. Ngunit ang kanyang anak ay buong pusong tinanggap ang bagong kaibigan na ito kahit na ano pa ang kanyang anyo at kahit na ano pa ang kanyang amoy. Amen! At napaiyak ang babaeng iyon. Ito po'y true story. Bagamat hindi nga alam sa Pilipinas nangyari sa ibang bansa. At ang babaeng yun ay Kristiyano at siya'y nagsisi ng kanyang kasalanan. Nang sabi niya, Kristiyan pa naman ako. Hindi naging bukas ang puso ko. Pero hindi naging huli ang lahat. Nakapagsisi ako ng aking kasalanan. Hindi ko pala dapat ipagkait ang anumang meron ako para isa kay liligaya ng sino mang tao. Amen. Alam mo, hindi hinahanap ng Diyos kung gaano karami ang pera mo. Ang hinahanap ng Diyos, may puso ka sa pagbibigay. Hindi hinahanap ng Diyos kung magaling ka kumanta, magaling ka umaawit, magaling ka sumayaw. Hindi yan eh. Ang pinag-uusapan, may puso kang ipaglingkod ang talento mo. Hindi pinag-uusapan kung magaling kang manalangin sa prayer meeting o magaling kang mag-ayun o magaling kang humayo, magaling kang magpalag, magaling kang mag-evangelize. Hindi yun eh. Ang pinag-uusapan dito, meron kang puso. Amen! Amen! Nagawin ang pinapagawa ng Diyos. Sige po, palakpakan natin si Diyos. Yung hinahanap ng Panginoon. Kaya ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo upang ang sino man na sa kanya'y manampalataya hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo, ang pagliligtas ng kaluluwa ay napakagastos kung magkaminsan. Pag magkukursada ka sa mga mahihirap na tao, hindi ka gagastos ng malaki. Pero pag magkukursada ka sa mga mayayamang tao, gagastos ka talaga ng malaki. Sabagat hindi naman sila pupunta sa mga lugar na kung saan ay masyadong payak. At mamumuhunan ka talaga. At hindi mo titingnan yung puhunan na iyon. Ang titingnan mo, mayayaman nga sila. Pero hindi naman sila papasok ng langit. At kinakailangan silang iligtas. Nakikinig pa ho ba tayo? Nag-usap ang dalawang pastor. Pastor, kumusta ang pera mo sa bangko? Ang pera ng church sa bangko? Konti lang. Bakit? Kasi meron kaming radyo, meron kaming TV. Kursada kami, kaliwan kanan. Tayo kami ng tayo ng church, follow kami ng follow-up. Ha, ganun, sabi ni Pastor. Pastor, kayo naman, kumusta naman yung pera niyo sa church? Marami. Maraming-marami na inaipon namin sa bangko. Ang totoo nga, naka-time deposit. Ano yung tubo? Ay, ano naman ang ginagawa niyo sa Panginoon? Wala. Wala kami radio, wala kami TV, wala kami panel, wala kami panilis, wala kami crusade, wala. Basta ito lang kami, kada church, bigay kami ng bigay, ipon kami ng ipon sa bangko. Saan mo gagamitin? Saan nila gagamitin? At tayo mismo personal, magparami tayo ng pera sa bangko, eh pag dumating sa Antikristo, mamawalan din ang kabuluhan yan. Mapupunta lang kay Antikristo yan. Hindi naman sinasabing huwag tayo mag-ipon. Dapat naman talaga yun. Ako sa totoo lang kung bakit nakakabayad din ako ng tuition fee ng mga anak ko. Kasi kahit pa paano natatabi-tabi ako pa konti-konti. Pero kung magkabisan kong kulang, din ang dagdagan ng Lord. Amin po ba? So kinakailangan natin mag-save for our future. Nakikinig pa po ba tayo?
But we must also, kinakailangan din tayo mag-deposit sa account ng Panginoon, ng paglilingkod at pagliligtas ng kaluluwa. Kasi darating ang panahon, saan mapupunta yan? Amin po ba? Sa kanino mapupunta, saan gagamitin yan? Pakinggan po ninyo ito, ito po ito story. Sila pong mag-asawa ay backsliders na napunta ng ginagawa.